Magandang umaga mga kaprobinsya. Andito kami ngayon. Ayan, sa nakita nyo. Marami silang mga gamit. Ayan, may pangkarit pa sa, kala nyo, karit ni ano, kamatayan. Pero ang gagawin namin ngayon, hindi kami maghahanap ng away. Mag-farming kami. Ito, pangbungkal to. Ayan, ito ang aking mga kasama, si Kokoy, si Choy Choy. Ayan, at ito naman ang pinaka pangmalakasan namin kasama, si Mr. Suabi. Ayan. Okay kayo? Oo. Medyo challenge sa pagdaan dito, medyo matarik tong lugar namin. Doon kasi ang gagawin naming gardening doon sa tuktok, bandang tuktok ng bundok. So maganda kasi ang lupa doon. At tara, samahan nyo kami. Sa wakas, mga kabayan, nandito na kami sa aming area. Dito kami gagawa ng gardening namin para makapagtanim kami ng maganda, masariwa na mga gulay. Yan. So, kailangan ng tsaga muna. So, makita mo dito, talagang itong mga kasama ko. Ayan. Ito talaga yung mga veterano dito na ano, pagdating dito sa mga ganitong labanan. Ayan. So, ang ibig sabihin ko guys, yung hindi laban na patayan guys, wala kami ganyan. Makikita mo lang to sila. Talagang pag di mo alam ang trabaho dito sa probinsya, matatakot ka. Makikita mo yung tao kung ano-anong hinahampas dyan ng mga panaga nila. Ayan. So napakatalin yung taga nila guys. Itong mga kasama ko, makikita mo talaga na ano, mga determinado talaga sa aming napagkasunduan na gardening. Mga kasama ko, mga eksperto, magtulungan kami. So kailangan naman talaga, pagka team as one group, walang iwanan, talagang mananalo o magkaroon ng magandang resulta. Mabilis itong mga galawan ng mga kasama ko. Ayan, so makikita mo talaga sa tao na talagang maliksi, determinado. Ayan, yan ang tunay na probinsyano. Walang pinipiling trabaho. Ito, una gardening muna. Kasi sa panahon ngayon, medyo napakamahal ang mga bilihin. Ayan. So, bibili ka lang ng gulay sa merkado. Parang hindi ka na makapaniwala sa presyo. Yung sa amin naman, dito kami sa farming para magkaroon ng maraming supply ng gulay. Ayan. So, para pag magkaroon ng maraming supply ng gulay, so, ayan. Medyo mura na. So, affordable sa ating mga kabayan. Mga kababayan natin dyan. Pero affordable pag maraming, ano, mura ang mga gulay. Pero affordable sa mga merkado, yan. So, siyempre, masaya ka rin. Kasi, maganda ang resulta ng, ano, nakakatulong ka sa yung mga kapwa, yan. So, natutulungan mo rin ang pamilya mo. Yan ang aim namin dito. Tulungan kami dito guys. Nakita kami na saging nasa bar dito mga kabayan. Tamang-tama ito mamaya sa kinilaw. So, ayan. Ang sarap. Makita natin dito, napakalamig itong area namin dito mga kabayan. Ayan, so makita nyo dyan, ayan, yung bundok, parang lumampas na ng langit, napakatarik na bundok yan, makikita mo, ayan, so ang ulap, napakakapal yung ulap dyan,
Kita kaya malamig itong lugar namin. Pagka once kasi na medyo maulap yung lugar, mga kabayan. Ayan. So ibig sabihin yan, napakalamig yan. Oo. Pag masdan mo yung bundok, parang lumampas na ng langit eh. Pero hindi, ang totoo niyan, yung ulap is medyo makapal sa area na yan. Ayan. So malamig yan siya dyan. Interval muna kami, mga kabayan, kaya medyo malaki-laki na yung nagapas ng mga kasama ko. Ayan. Siya po ito. So may sikreto pala ito. Ayan. So ako kasi medyo di ko kabisado itong sikreto nila. Hindi ko lang alam din sa iba. Kaya pala malakas itong mga tropa ko. Kasi may ano sila, may natural coconut wine. Titikman na ni Choy Choy yung natural coconut wine natin sa Bisaya, Tuba. Ano, kumusta lasa, Choy? Dagan mo ko yung hindi sinasala. Sarap. Ito yung natural na coconut wine. Ayan. So medyo may kulay na siya, mga kabayan, kaya nilagyan to ng tungog. Yan, pampakulay. Pero ang natural talaga na kulay nito, kulay puti. Maraming mga benefits makuha dito sa natural na coconut wine. Ito, Tuba. Sarap nito. Ayan, so balik tayo sa trabaho natin, mga kabayan. Ito si Choy Choy. Sana nakikita nyo. Medyo kinakalsuan niya yung mga naputol na ng mga damo kanina. So kailangan kasi ito. Hindi kasi naman susunugin mga ka-probinsya. Masama din yun sa kalikasan natin. Ito ngayon, so kailangan ipunin yung mga naputol na ano. Mga naputol na mga damo. Ayan. Iipunin, tapos doon na ipapabulok. Tapos bubungkalin tong ano. Sa next namin na balik dito, bubungkalin namin yung lupa para sa preparation na. Tuloy-tuloy na yun para makapagtanim na tayo, makapagsimula. Kailangan iipunin lang yung mga damo dyan. Ibang style po sa amin. So sa iba kasi ginagamitan pa ng ano, kalabaw, pinapahila yung damo. So ito sa amin, mano-mano lang muna. Mga kabayan, wala namang masyadong gamit eh. Oh, so mas mabuti yung may kalabaw. Walang araro. Oh, yan. So ito ngayon, wala pa naman. So mano-mano ito, marami naman kami. So kaya napagsunduan namin na magtulong-tulong kami kasi hindi biro itong ano, farming, ano. So kailangan ang lakas. So ayan, mga kaprobinsya, no? Please subscribe sa aming YouTube channel and don't forget to click the notification bell para ma-notify kayo agad pag may mga i-upload kami ng mga exciting na mga videos. Salamat.